Mga idol, atin pong pag-usapan ngayon ang magiging laban ni Murodjan Akmadaliv kontra kay Marlon Tapales. At Manny Pacquiao laban kay Kell Brook at ang naudlot na laban ni Floyd Mayweather Jr. Pero bago ang lahat, maligayang pagbabalik sa aking channel, mga idol. Tara, pag-usapan natin. Ang ating pambato na si Marlon Tapales ay mapapalaban sa world title bout at ang kanyang makakalaban ay walang iba kundi ang bigating kampyon at walang talo na si Murodjan Akmadaliv, at gaganapin ang laban ngayong April 8 sa San Antonio, Texas. At idedepensa niya sa pang-apat na pagkakataon ang IBF Super Bantamweight Champion Belt at hawak din niya ang WBA Super Bantamweight Belt. Ibig sabihin, pag nanalo si Marlon Tapales ay makukuha na niya ang dalawang champion belt. Pero bago niya makuha yan ay dadaan muna si Marlon sa butas ng karayom dahil ang naturang kampyon ay may taglay na talino at wise sa laban. Isa itong tactical fighter at mahilig magbitaw ng kombinasyon at malapakyaw ang mga suntok, kaya mahihirapan ang ating pambato natin. Pero ganun pa man, good luck pa rin sa ating pambato at sana nasa tama siyang kondisyon para kaya niyang sabayan ito at masungkit ang kampyonato. Sa kasaloko yan, si Murodjan Akmadaliv ay may kartada na 11 total fights, 11 wins, 0 losses and 8 wins by knockout. At si Marlon naman ay may record na 39 na total fights, 36 wins, 3 losses and 19 wins by knockout. Sa pangalawang istorya, ay ating pag-uusapan ang maaring maging kalaban ng ating pambansang kamauna si Manny Pacquiao, at ito ay walang iba na si dating welterweight champion na si Kell Brook. Matapos na mag-post ni Sean Gibbons na gusto daw niya ang idea na maglaban sa ibabaw ng ring ang dalawang dating kampyon. Bagamat, wala pang pahayag si Kell Brook sa naturang post ay posibleng papayag din, dahil alam naman natin na kahit retirado na sa pro boxing si Manny Pacquiao ay malakas pa rin ang karisma sa mga boxing fans at tiyak na malaking pera ang kikitain nito. Sa kasalukuyan, si Kell Brook ay may record na 40 wins, 3 losses and 28 wins by knockout, at ang dati niyang nakalaban ay si Amir Khan at panalo siya dito via 6th round TKO, at ang ating pambato naman na si Manny Pacquiao ay huling natalo kay Yordanes Ugas via unanimous decision noong 2021, at kasalukuyan na may kartada na 72 total fights, 62 wins, 8 losses, 2 draws and 39 wins by knockout. At siya ay future boxing legend at nag-iisang 8 division world champion na muling bumalik sa ibabaw ng ring para sa mga exhibition fights. Sa pangatlong istorya, ay ating pag-uusapan ang makakalaban sana ni Floyd Mayweather Jr. na gaganapin sana sa Pebrero dun sa United Kingdom, kaso biglang umayaw at nagbago yung isip dahil hindi na raw kaya ng tuhod niya at lalo na si Mayweather Jr. pa ang makakatapat niya. Ito ay walang iba na si Liam Harrison, na isang welterweight Muay Thai fighter na may 117 total fights at may 90 wins at 50 wins by knockout. At 25 losses and 2 draws. Na currently fighting out of Bad Company Thai Boxing Gym in England. Kaya abangan na lang natin kung sino next na makalaban ni Floyd Mayweather Jr. Mga idol, sa tingin mo, magkaroon kaya sila ng rematch ni Manny Pacquiao? Hanggang dito na lang, mga idol.